Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Kami na lumakad sa kasalanan at lumayo sa iyo ay nararapat na tumanggap ng iyong puot at walang hanggang pagkawasa. Ngunit nung hindi ka pa namin nakikilala, Panginoong Diyos, dahil sa iyong dakilang pag-ibig na nagbigay ng habag sa amin at dahil sa dakilang biyaya, ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng paglilinis sa amin gamit ang mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na namatay at nagdanak ng dugo sa halip namin at sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Kaya salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat din po sa pagpapahintulot sa amin na mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magsama-sama sa iyong harapan sa banal na kapulungan upang purihin ang biyaya at kaluwalhatian mo, upang mag-aral ng iyong mga salita, upang magkaroon ng fellowship kasama ka po, Panginoon, sa iyong banal na kapulungan. Naniniwala po kami na kasama ka po namin ngayon. Kaya tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po kami ng iyong mabagang mga kamay at pakiusap. Bigyan mo po ng sapat na biyaya ang bawat isa sa amin. Lahat ng aming mga churches sa buong mundo, ang mga brothers and sisters ay iniingatan ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Kaya pakiusap, samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at pag-ibig, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matapang na magpatutuo sila ng ebanghelyo ng Panginoon at madala ang maraming nawawalang kaluluwa sa iyo, Panginoon. Naway maging kagalakan at kaluwalhatian ito sa iyo, Panginoong Diyos. Pakiusap, pagalingin mo rin po ang mga may sakit upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay ng mas masunuring buhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, sa kanilang natitirang buhay. At sa Panginoon na nagbibigay ng kailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming lakaran, sa oras na ito, ituro mo po sa amin ang iyong salita, Panginoon, na nais mong mahayag at ang iyong banal na kalooban at ang bagay na dapat naming gawin. Naway maging mga tao kami na hindi nakakalimot sa iyong salita, kundi maingat na nawa namin ito sa aming puso at maisakatuparan namin ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Korinto. Ikalawang Korinto, chapter 11. Mula verse 2, verse 2, at verse 3. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 2 at 3. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Tuwing Lord's Day ng umaga, umaasa po ako na mapag-aaralan po natin ang salita ng Diyos tungkol sa kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. At may pamagat po itong ang buhay ng Kristiyanong born again. Kahit na naligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pagkatapos ng kaligtasan, dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang anak ng Diyos ayon sa pangunguna ng Espiritu Santo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos na nagligtas sa atin. Dati po, naisulat ko po ang aklat na may pamagat na ang katibayan ng Kristiyanong ipinanganak na muli. Pakiusap, basahin niyo po ito kung hindi pa po ninyo nababasa at basahin niyo po uli kahit na nabasa na ninyo. Kailangan kasi nating malaman na ang ating kaligtasan ay hindi lamang isang karunungan at doktrina at kailangan nating suriin kung talaga bang
May katibayan ang kaligtasan sa atin, na ito ay aktwal na nakikita sa ating puso, kaluluwa at buhay. 2 Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo nabigo sa pagsubok. Noon, kahit na maraming mananampalataya sa unang iglesia, may ilang mga tao ang hindi ligtas sa kanila. May ilang mga Hudyo ang nagbalik sa Judaismo kalaunan. Subalit sila po ay dating naniwala kay Jesus, at may mga hintil din naman, kahit na sinasabi nila na ligtas na sila, pero ang mga buhay nila ay malayo sa mga tunay na Kristiyano. Kaya hindi lamang natin kailangang malaman kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan na mayroon tayo, kundi kailangan din nating maisakatuparan ang buhay Kristiyano pagkatapos po ng ating kaligtasan. Sa Luke chapter 3 verse 17, sinabi, "At tipunin ang trigo sa kanyang kamalig, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay." Ganang sinabi ng Biblia, tayo naging mga trigo. Noong unang panahon, gumagamit sila ng kalakay sa pag-aani. Pagkatapos sa mga trigo ay mapupunta sa loob, at ang ipa ay liliparin ng hangin. Kaya ang trigo at ipa ay pinaghihiwalay. Dapat nating suriin ang ating sarili kung talaga bang minamahal natin ng Diyos at kung sinusunod ba natin ang salita at sumusunod tayo sa Espiritu Santo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, o hindi ba natin iyon nagagawa pagkatapos nating maligtas? Kaya nga sinabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung talagang ligtas na tayo o hindi pa, o kung talagang naunawaan na natin talaga ang biyaya ng Diyos o hindi pa, o kung nagdududa pa tayo. Kahapon, aksidente pong napanood ko sa isang Christian TV, at doon ay may sinabi ang pastor tungkol sa kaligtasan. Sinasabi nila na kung ang isang tao raw ay masipag na magsisimba, sila raw ay ligtas na. Pagkatapos nito, binibigyan din nila ang buhay pagkatapos ng kaligtasan. Pero mali po ito. Kailangang magkaroon ng tiyak na panahon ng pagsisimula ng oras ng kaligtasan. May tiyak dapat na kapanganakan at pagkatapos proseso ng paglago. Ang pagsisikap na sundin ang salita ng Diyos na walang katiyakan ng kaligtasan ay gaya ng paggawa ng isang taong hindi isinisilang ng isang bagay. Kapag ganun, walang kabuluhan po ito. May panahon na ang kaluluwa na dating patay sa pagsuway at kasalanan ay muling nabuhay. At ang kaluluwa ng taong mawawasak ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sinasabi ng Biblia, gayong kadakilang kaligtasan. Kailangan natin ng katiyakan ng kaligtasan, at ang taong ligtas ay dapat na matapang na mabuhay bilang taong ligtas. Siyempre po, walang taong perpekto sa mundong ito, ngunit dapat tayong magpatuloy para sa kasakdalan. Sa Mateo 5:48, kaya't kayo ay maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kayo'y maging gaya ng Diyos Ama na sakdal. Paano magiging sakdal ang tao? Kailangan talaga nating patuloy na maging higit na sakdal. Nagsalita ang Diyos kay Abraham noon at sinabi niya sa Genesis chapter 17 sa verse 1, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." Sa edad na 99, si Abraham ay kulang pa sa pagiging ganap. At kapag naging 100 po ang kanyang taon o yung edad, makakamit niya ang ganap na bilang ng 100. At gaya ng pagpapahintulot ng Diyos na maisilang si Isaac, gaya ng ipinangako noong naging 100 taong gulang na si Abraham, tayo rin ay dapat na magsikap na mas maging sakdal. At upang maisagawa ito,
Kailangan nating matutunan ng detalyado kung anong kahulugan ng mabuhay bilang isang Kristiyano pagkatapos nating maligtas, at dapat nating hilingin sa Diyos na tulungan tayo na maisagawa ang Kanyang salita sa ating mga puso at buhay. Kung nananalangin tayo at taimtim natin itong inaasam, tutulungan tayo ng Diyos. Ang kaligtasan mismo ay kaloob na biyaya ng Diyos, at ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian pagkatapos maligtas ay hindi bagay na magagawa natin sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap at lakas, kundi sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagnanais, at tutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga, tiyak na ang Panginoon ay gagawin ang hindi natin magagawa sa sarili lang natin. At ngayong araw na ito, nais ko po sabihin sa inyo ang tungkol sa buhay ng isang Kristiyanong born again. Lalo na po, nais kong banggitin sa inyo ang tungkol sa kung paanong mabubuhay ang isang Kristiyanong born again ng isang malinis na buhay bilang babaeng ikakasal kay Kristo. Sinabi dito sa talata ni Apostol Pablo sa verse 2, sabi niya, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho. Ang talatang ito sa 2 Corinthians chapter 11, ito po ay para sa mga Kristiyanong born again. Nung sinabi ni Pablo na siya ay naninibugho para sa kanila ng makadiyos na panibugho, ibig niyang sabihin ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at kahit ipinain ang kanyang sariling buhay upang maipangaral ang ebanghelyo sa kanila para maligtas sila, at pagkatapos nilang maligtas, ang Kristiyano ay dapat na labis na gumawa para sa ibang mga Kristiyano. Gaya po ng mga magulang na labis na nagtatrabaho sa buong buhay nila upang mapalaki ang kanilang mga anak, ngayon labis tayong gumagawa upang maligtas sila. Dahil nagiging mas pahirap ng pahirap para sa mga kaluluwa ng tao ang maligtas sa panahon natin ngayon. Habang ang agham, sibilisasyon, sining, ang mga ito ay umuulad, ang kasalanan din po ay mas nagiging marami at nadaragdagan ng mga taong sumusunod sa kalayawan ng sanlibutan ito. Ginagawa nitong mas mahirap ang pagliligtas. Maraming mga tao ang pumupunta sa church ngunit hindi pa talaga sila ligtas. Kapag nagpupunta ang mga tao sa ating church, hindi nila ito mapagtiisan. Lagi nilang binibigyan diin na kailangang maligtas at hindi mabuti kung hindi nila matatanggap ang kaligtasan. Pero kapag tinignan natin ang ibang simbahan, kinikilala nila ang mga tao bilang mga ligtas kapag nasa church na. Walang kabuluhang pahayag po ito. Winawalang bahala po nila ito na akala mo'y wala itong kahalaga. Bakit winawalang bahala nila ang kaligtasan ng kayon? Pagkatapos, mas binibigyan din nila ang pag-uugali. Anong punto ng pagsasabi sa mga di mananampalataya ng tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano pagkatapos na maligtas kung di pa talaga sila ligtas? Paano ito magiging epektibo o magkakaroon ng halaga? Kaalaman lamang at doktrina ito, at kapag nagpunta ang mga tao sa church, umaawit sila ng mga himno, nananalangin at parang napakasigasig, pero sa labas ng church, halos wala silang pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Maraming mga relihiyon ang ganito. Maraming mga relihiyosong tao ang mga sobrang deboto pagdating sa mga relihiyosong ritual, gaya ng pananalangin at pagsamba, pero sa labas nito, wala silang kaibahan sa mga tao sa sanlibutan. Iyon ay pagkukunwari at isang malaking pagkakamali. Ang mga Kristiyanong born again ay hindi dapat mabuhay gaya ng mga taong hindi ligtas. Alam nyo ang kasabihang, ang iyong panloob at panlabas ay maging pareho. Kaya ang mga Kristiyano na naging mga anak ng Diyos at ipinanganak na muli na may pag-asa na makapasok sa langit, sila ay hindi maaaring mabuhay gaya ng mga hindi ligtas. Hindi iyon tama. Kaya nga ang Biblia ay maraming mga katuruan kung paano mabubuhay ang isang ligtas na Kristiyano. Maraming mga talata ang nagdidetalye kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng isang ligtas na Kristiyano. Kasabi ni Pablo sa mga ligtas, sabi niya, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sabagat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Kapag nakikita nyo ang mga taong namamagitan ng ganito, matchmaker ang tawag,
sila'y tunay na masisipag. Pabalik-balik sila sa mga lalaki at babae, pinupuri nila ang bawat isa na tinitiyak na magiging mas malapit sila sa kanila upang maisaayos ang kanilang pag-aasawa. Kapag natapos na ang kasal, labis ang kagalakan ng matchmaker. Sinasabi na kapag naging mabuti siyang matchmaker, mabibigyan sila ng 3 kopa ng alak. Pero kapag hindi siya naging mabuting tagapamagitan, sasampalin siya ng 3 beses. Pero ginagawa pa rin nila ito. Ang ganda din pala ay hindi mahalaga. Kapag mali ang nagawa nila, maaaring sumama ang loob sa kanila ng taong pinagsama nila. Hindi lamang nagligtas ng mga tao sa Apostol Pablo pala sa kaligtasan noon, kundi ginawa rin silang malilinis at magagandang birhen, mga dalisay na birhen. Paano ngang isang miserableng makasalanan noon na patungong impyerno ay magiging malinis na birhen? Sa pamamagitan lang po ng dugo ni Jesus, ginawa tayong malinis at binabago tayo araw-araw sa pamamagitan ng salita at Espiritu Santo pagkatapos nating maligtas. Kaya sabi ni Pablo, namamagitan siya upang maiharap tayo bilang mga malilinis na birhen kay Kristo na ating asawang lalaki o groom. Bilang mga taong ligtas, tayo ay itinakdang mapangasawa ni Kristo bilang babaeng ikakasal sa Kanya. Ang kasalan ay hindi pa nagaganap kasi sa tradisyon ng mga Hudyo noon, ang lalaki at babae ay magkakaroon ng engagement muna at kapag naging engaged na sila, sila ay itinuturing ng kasal. Sila ay naging mag-asawang lalaki na at babae. Kaya nung si Jesus ay sinilang mula kay Maria na nakatakdang ikasal kay Jose, nagulat siya at nag-alala noong narinig niya ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Iniisip niyang putulin ang kanilang engagement pero may isang anghel ang nagpakita kay Jose sa panaginip at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo." Tinawag na ng anghel si Maria na asawa ni Jose, hindi bilang asawang pakakasalan pa lang dahil sa tradisyon ng mga Hudyo, ang engagement noon ay tinuturing na nagbubuklod na pangako. Ang eksaktong petsa ng kasalan ay hindi muna laging itinatakda at ang lalaking ikakasal at babaeng ikakasal ay hindi nalalaman ng araw ng kasal. Sa pagbabalik ni Jesus, ang handaan ng kasalan ay magaganap. Kasabi sa Matthew 24:36, "Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang." Sabi rin po sa Apokalipsis 19:7, "Sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili." Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, iyon ang oras ng kasal ng kordero at ang babaeng ikakasal ay naghahanda. Kaya nga sinabi, "Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen." Sabi dito sa verse 2 muli, "Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo Jesus bilang isang malinis na birhen." Sa Genesis 24, ang anak ni Abraham na si Isaac ay isinilang noong 100 taon na si Abraham. Tama po ba? Lumaki na si Isaac ngayon kaya naghanap ng babaeng mapapangasawa si Abraham para kay Isaac. At may isang tapat na lingkod sa kanyang bahay na ang pangalan ay Eliezer. Kaya nga hiniling niya sa kanyang tapat na masunurin lingkod na gawin ang gawain alang-alang kay Abraham. Sinabi niya, "Ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac." Kaya sinugo siya sa bayang pinagmula ni Abraham sa bahay ng kanyang kamag-anak at hiniling na hanapan siya ng asawa si Isaac. Kinagdala si Eliezer ng maraming mga kaloob sa kanyang kamelyo at taimtim siyang nanalangin malapit sa balon. At kanyang sabi niya sa kanyang panalangin, "O Panginoon, Diyos, Panginoong Diyos, pumili ka ng angkop na asawa para sa anak ng aking Panginoon. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig at mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom at kanyang sasabihin, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo ay siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac." At bago pa man siya nakatapos ng magsasalita, isang magandang dalaga ang dumating. Ang babae ay may magandang anyo. Dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki.
Siya ay lumusong sa bukal. Humingi siya ng tubig sa babae. Napakalalim ng balon. Hindi lang siya nag-igib ng tubig mula sa balon, kundi binigyan din niya ang mga kamelyo. Ngunit may higit sa 10 kamelyo. Sabi niya, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang silang lahat ay makainom na. Hindi ko alam kung gaano karaming tubig ang iniinom ng mga kamelyo. Gaano nga kahirap para sa isang mahinang babae na mag-igib ng tubig at painumin ng ganoon karaming kamelyo? Hindi siya nagtanong, ngunit maaring nakita niya na sa malayo nagmula ang kamelyo at talagang nauuhaw sila. Kaya nga noong nakita ni Eliezer na ang babae ay masipag na iniigiban ng tubig ang mga kamelyo, ang kanyang panalangin ay agad na nasagot. Kasi si Rebecca ay ginabayan niya kalaunan na maging asawa ni Isaac. Si Isaac na anak ni Abraham, siya ang modelo ni Jesucristo. Nagpunta si Abraham noon sa bundok ng Moriah. Inialay si Isaac bilang alay sa Diyos. At ito ay modelo ng paghahandog ng Diyos ng kanyang tanging anak sa krus bilang handog pangkasalanan para sa atin. Si Isaac ang modelo ni Jesus at si Rebecca naman ang modelo ng mga Kristiyano na babaeng ikakasal kay Jesucristo. Bakit ang babaeng iyon, hindi lamang ang lingkod ang pinainom, kundi pati ang kanyang mga kamelyo? Siya ang magiging asawa ng anak ng kanyang Panginoon. Maraming mga dapat gawin sa bahay ng kanyang Panginoon. Maraming mga lingkod at mga hayop. Kaya hindi siya maaaring mabuhay ng komportabling buhay. Kung si Rebecca ay walang puso na kusang loob na naglilingkod, hindi niya magagawa ang maraming mga gawaing bahay. Kaya nga si Rebecca ay naitakdang maging isang karapat-dapat na tao. At sa John 3:29, binanggit din doon ang tungkol kay Juan na tagabautismo. Siya po ay isinilang 6 na buwan bago isilang ang Panginoong Yesus. Sinabi na si Juan na tagabautismo ay napuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang nag-iisang taong ganito ay si Juan na tagabautismo. Isinugo siya upang magpatutuo kay Jesus. Maging sa Isaiah chapter 40, 700 taon bago po isilang ang Panginoong Jesus na ipropesiya na ito. Kasi Juan na tagabautismo ay itinuro si Jesus na nagpapatutuo kay Jesus. Sabi niya sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya bago dumating si Jesus, maraming mga tao ang sumusunod kay Juan na tagabautismo. Siya ay anak ng isang pare. Siya ay anak ni Zacarias na pare. Ang anak ng pare ay isa ring pare. Ito ang pinakamarangal na posisyon noon sa mga Israelita. Ang pagiging isang pari ay hindi para sa kahit sinong tao lamang. Sa lipi ni Levi, ang mga inapulang ni Aaron ang maaaring maging mga pari noon. Si Juan ay pari dahil siya ay anak ng isang pari. Ngunit si Juan ay pagod na sa relihiyon ng mga Hudyo na pormalidad na lang at baluktot sa panahong iyon. Para kay Juan, ang templo ay gaya sa kanyang tahanan. Ang pare ay isang espesyal na posisyon na kailangang magsuot ng pinakamainam na damit ng pare at tumatanggap sila ng 10% na binibigay ng mga tao. Ngunit tinalikuran niya ang lahat ng mga iyon at umalis. Ang suot niya ay mula sa damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang bewang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulutpukyutan. Umasa siya sa kalikasan para sa lahat ng bagay at hindi siya umasa sa kahit kaninuman. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya maraming mga taong sumunod kay Jesus
Bago iyon, sumunod sila kay Juan na tagabautismo. Ngunit pagkatapos ng pagpapatotoo kay Jesus, sumunod na sila kay Jesus. Kaya ang mga alagad ni Juan na tagabautismo ay maaaring nagselos. Dati ay mga tagasunod natin sila. Si Juan na tagabautismo ang nagbautismo kay Jesus. At kung iisipin nyo, maaaring masigit ang taong nagbautismo. Kasi sinabi ni Juan na tagabautismo kay Jesus, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Si Jesus na tanging anak ng Diyos, na kapantay ng Diyos, ay binautismo ni Juan na tagabautismo sa ilog ng Jordan gaya ng isang makasalanan. Isa itong paglalarawan sa mga makasalanan. Ang kahulugan ng pagbabautismo, si Jesus ay mamatay sa krus sa hinaharap, at ang pag-ahon sa tubig ay nangangahulugan ng kanyang muling pagkabuhay. Nung umahon sa tubig si Jesus pagkatapos mabautismuhan, ang bintana ng langit ay nabuksan at ang Espiritu Santo ay bumaba na gaya ng isang kalapate. At may tinig, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, at ang Espiritu Santo ay dumating sa mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ipinakita niya sa atin na magbibigay siya ng katibayan na sinasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya pagkatapos magpatutuo tungkol kay Jesus, maraming tao ang sumunod kay Jesus at wala nang sumama kay Juan na tagabautismo. Kaya nga ang mga alagad niya ay nagselos. Ang ating guro ang nagbautismo sa kanya, kaya ang guro natin ay mas mataas sa kanya. Ngunit lahat sila ay wala na. Ano na tayo ngayon? Kasi sinabi ni Juan na tagabautismo sa kanila sa John 3:29, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal, kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Dapat sundin ng babaeng ikakasal ang lalaking ikakasal. Dapat ba niyang sundin o samahan yung matchmaker? Dati po nakita ko ito. Sa unang church kung saan ako naging pastor, may isang babae na dumadalo sa aming church at siya po ay isang maayos na babae. Ngunit may isang brother na pinareha ang sister na ito sa kanyang kaibigan. Ang brother na nagmatch sa kanila ay hindi pa rin kasal. Iminatch niya yung dalawa, pero may gusto rin siya sa sister na iyon. Kaya hindi niya ipinakilala ang kaibigan niya at kinatagpo niya ang sister. Kaya kalaunan, nag-away yung dalawang brother na iyon. Maaring mangyari ang ganito, ngunit hindi ito dapat mangyari. Hindi dapat sundin o samahan ng babae yung matchmaker. Tama po ba? Dapat niyang sundin, samahan yung iminatch sa kanya. Kasi nga biniwan na tagabautismo, ako ang tagapares. Matchmaker. Gaya ni Pablo. Sinabi pa niya, marami ako ngayong ipinakikilalang babaeng ikakasal kay Kristo na siyang lalaking ikakasal. Kaya dapat na sumunod sa lalaking ikakasal. Tama po ba? Dapat lumapit ang lahat sa lalaking ikakasal. Paano kung sa akin sila sumunod? Sinabi, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Yan ang sabi ni Juan tagabautismo. Alam niyo, habang papalapit ang babae sa asawang lalaki, napakasaya ng lalaki. At ako ang kaibigan ng asawang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Kaya kapag nakita ko ang asawang lalaki na napakasaya dahil sa kanyang asawang babae, iisipin ko, lubos na nagagalak ang kaibigan ko. Kaya ang kasiyahan ko ay natupad. Ang isang bagay na dapat nating maunawaan dito ay dapat nating isipin na ang mga ligtas na Kristiyano ay ang bride, asawang babae, ikakasal kay Kristo. Maraming ganitong mga salita sa Biblia. Sa Genesis 2 verse 18, unang nilikha ng Diyos si Adan sa halamanan ng Eden. Nilikha niya si Adan at si Adan ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop. At binigyan siya ng Diyos ng otoridad na mamuno sa halamanan ng Eden. Ngunit walang kapareha si Adan. Nag-iisa lamang siya. At ang lahat ng mga hayop na naroon ay hindi maaaring maging kapareha ni Adan para sa kanyang pag-ibig. Kaya sinabi sa Genesis 2:18,
Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan, mahimbing na tulog hanggang sa hindi niya maramdaman na tinanggal na ang isa niyang tadyang. Tulad ng doktor na nag-o-opera, nilalagyan nila ng anesthesia yung pasyente na kahit buksan ng kanyang tiyan at operahan ito ay hindi niya ito malalaman. Sinabi na mahimbing ang tulog ni Adan at kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang tadyang at gumawa ng isang babae mula rito. At kinuha siya ng Diyos at dinala kay Adan. Ito ngayon ang asawang babae. Nagalak si Adan at sinabi ng lalaki sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. At nakasulat, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Genesis 2 verse 24. Kaya parehong salita ang nakasulat sa Efeso chapter 5. Sa Efeso chapter 5 verse 31 to 32, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Sabi, ang hiwagang ito ay dakila. Sasabihin ko po ito sa inyo ngayon, ngunit nag-aalala po ako kung masasabi ko ba ito ng maayos sapagkat ang hiwagan na ito ay napakadakila at napakahalaga. Sapagkat ang lahat ng hiwagan ng Biblia ang nakapaloob sa mga salitang ito. Sa Roma chapter 5 verse 14, nakasulat, si Adan na siyang anyo ng isa na darating. Si Adan, ang halimbawa ng Kristo na darating, isang anino. At sa 1 Corinthians 15:45, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sinabi na nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan nito ng ito sa mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang salitang buhay ay nangangahulugang buhay na espiritu. At ang makalikha ng larawan ng Diyos ay nangangahulugang ibigay ang espiritu ng Diyos. Gayun din, ang taong nagkakasala ay mamamatay. Ang espiritu ay namatay ng araw na kinain nila ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa halip na sundin ang salita ng Diyos, nilinlang sila ng Diablo at kinain ang ipinagbabawal na bunga. Binigyan siya ng asawang babae ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaya itong si Adan kinuha niya ito at kinain. Kaya't sinabi ng Diyos kay Adan, bakit nakinig ka sa iyong asawang babae sa halip na sa akin at kinain mo ang bunga mula sa puno na sinabi kong huwag kainin? Kaya't sino ang namatay ayon sa salita ng Diyos? Ang kaluluwa o espiritu ang namatay. Ibig sabihin ng kamatayang ito, naputol ang koneksyon ng pag-ibig ng Diyos. Kahit gaano mo kamahal po ang iyong anak, kapag patay siya, ano pa ang silbi ng paghawak sa patay na bata? Wala nang silbi ang paghalik dito. Ang bata ay dapat ilibing. Tulad nito, nang magkasala si Adan at namatay ang kanyang kaluluwa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na isa katuparan. Pinaalis sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kailangan niyang kainin ang puno ng buhay, ngunit inuutos sa kanya ng Diyos na kainin ang puno ng buhay kapag pumasa siya sa pagsubok na huwag kainin ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pinaalis sila sapagkat hindi sila karapat dapat nakainin ang bunga ng puno ng buhay sapagkat sinuway nila ang salita ng Diyos. Namatay siya kasi Adan ang naging unang buhay na espiritu ngunit namatay siya. Kung gayon, sino ang huling Adan? Si Jesus. Ang salitang Adan ay nangangahulugang tao. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Dahil namatay siya, dapat siyang mabuhay. Ang kabilan ng kasalanan ay kamatayan at pinasan ni Jesus ang mga kasalanan sa krus at iniligtas sa mga kaluluwa na namatay sa kasalanan at kasamaan.
Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verse 1, kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya ang huling Adan na si Jesus ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ni Adan, sabi po, na siyang anyo ng isa na darating. Si Adan ay halimbawa ni Jesucristo. Para kay Adan, siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Ngayon, ang salitang ito ay nangangahulugang gagawin ng Diyos ang babaeng ikakasal kay Jesus sa pamamagitan ng tao. Sinabi, hindi mabuti ng lalaki ay nag-iisa. Patuloy na isinulat sa Genesis chapter 1, sa tuwing may nililikha ang Diyos, sabi, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Lalong higit nang matapos likhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sinabi, ito ay napakabuti. At sa Genesis 2:18, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Sa una, sinabi, ito ay mabuti, ito ay mabuti. At ngayon, bakit sinabing hindi mabuti? Hindi mabuti na si Adan ay mag-isa. Si Adan ay kapareha ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkaroon ng minamahal na kapareha. Hindi po ba? Kasi sa 1 Corinthians 11:7, palibhasa, siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay dakila. Ang tao ay simbolo ng Diyos. Tama po? Hindi niyo ito mauunawaan kagad. Ang tao ay larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa Hebrews 1:3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Si Jesus ang siyang naghayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Ang tunay na larawan ng kanyang likas, ang hindi nakikitang Diyos, ay nagpakita sa inyo ng katawan ng tao. Ang tunay na larawan ng kanyang likas. Kasi John 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus ang hindi nakikitang Diyos na nagpakita sa katawan ng tao. Kaya ang tao ay ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kung gayon, ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang tao ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos? Ito po ang hiwaga. Ito po iyon. Ang nilalang na kumakatawan sa Diyos, si Jesus ang Diyos na nasa anyo ng tao, kung gayon, ano ang babae? Nilikha siya para maging kapareha ng lalaki. Kung ang tao ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos, ang tao ay nilikha upang maging kapareha ng Diyos. Kung gayon ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao, ay upang maging kapareha sa pag-ibig ng Diyos. Ang kapareha sa pag-ibig ni Kristo. Kaya nang likhain ng Diyos ang babae, hindi niya lamang ito basta nilikha. Tulad ng pinatulog ng Diyos si Adan at nilikha ang babae sa pamamagitan ng pagtanggal sa isang tadyang niya, ang asawang babae ni Kristo ay nilikha sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Kaya siya ay ipinako sa krus. Doon sa krus, sinabi niya, natupad na. At pagkatapos namatay siya. Siya ay natutulog. Gayun po iyon, tinusok siya sa tagiliran ng sibat at dumanak ang lahat niyang dugo. Iniligtas niya ang makasalanang mapupunta sa impyerno sa pamamagitan ng dugong iyon at ginawa niya tayong babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya ang layunin ng Diyos sa pagsugo kay Jesucristo upang iligtas ang mga tao, siyempre hindi lamang niya dinala ang mga makasalanan sa langit, dahil sa habag sa mga makasalanan na papunta sa impyerno, kundi iniligtas din niya tayo at ginawa tayong mga babaeng ikakasal kay Kristo. Ang babaeng ikakasal ay iniibig. Kasabay nito, ang asawang babae ay isang reyna kapag ang kanyang asawa ay naging isang hari. At ang asawang babae ay first lady kapag ang asawa niya ay presidente. At nagkaroon siya ng kaparehong karangalan. Kaya tayo pong mga ligtas, tayo ang mga iniibig ni Kristo na kabahagi sa kaparehong kaluwalhatian gaya ni Kristo. Kaya nga sa Ephesians chapter 5, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa church. Kaya mga asawang lalaki sa Ephesians 5:25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Tulad ng pagbibigay ng kanyang sarili para sa kanya, ano ang layunin ng kaligtasan ni Kristo?
Ito ay upang gawin tayong mga iniibig na asawang babae ni Kristo. Kaya nga sinabi, ito ay mabuti upang makita ng Diyos, ito ay mabuti. Ngunit sa Genesis 2:18, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Ibig sabihin ng huling kasaysayan ng Diyos sa paglikha ay nananatili. Ang kasaysayan ng paglikha ay hindi pa po natatapos. Nilikha ng Diyos ang tao, ngunit alam na niya na ang mga tao ay magiging masama sa pamamagitan ng kasalanan. Sa halip na hayaan na lamang ito, sinugo niya si Jesucristo upang iligtas sa mga makasalanan. Tanging kapag naging mga asawang babae tayo ni Kristo, ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos doon lang maisa sa katuparan. Nang makita ko po ito sa Biblia, sabi ko po, wow, nakakamangha talaga ito. Isa itong kamangha-manghang bagay na niligtas niya ang mga makasalanang mapupunta sa impyerno at dinala niya tayo o dadalhin niya tayo sa langit. Kapag nakapunta na tayo sa langit, may mga anghel doon. Ngunit ang anghel ay hindi maaring maging anak ng Diyos. At ang salitang anak ng Diyos, nangangahulugang tagapagmana ng Diyos. Ang salitang babaeng ikakasal ay ang kapareha ng pag-ibig at isang taong kabahagi ng karangalan. Hindi maaaring maging babaeng ikakasal ni Kristo ang mga anghel. Kasi Hebrews 2:10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Ang magbigay buhay sa maraming anak na lalaki at sila'y makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos at dahil sa layuning iyon, sabi sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. Kaya sa Genesis chapter 1 verse 27, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga nilikha. At sa huli sa Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y nilkanyang nilalang na lalaki at babae. Isipin po natin itong mabuti. Sabi, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Lalaki at babae. Ang lalaki ay anino ni Kristo, si Adan. At ang babae ay ang babaeng ikakasal kay Kristo. Si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay muli. Ang kanyang tagiliran ay tinusok ng sibat. Ang sugat sa tagiliran ay ang pintuang patungo sa langit. May nagsulat po ng ganitong tula, sabi niya, kaya si Jesus ay namatay at sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran niya ang tao na makasalanan at ginawa silang mga bride, babaeng ikakasal. Kasi Jesus ang larawan ng Diyos. At kasabay nito, ang mga Kristiyano na naligtas ay larawan ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang babae upang maging kapantay ni Jesus ang Diyos. Ito ang halimbawa ng mga Kristiyano na maliligtas kalaunan. At tunay po na nakakagulat ito. Kaya kung titignan nyo sa 1 John 4:9, sabi, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay inhayag sa atin kagaya nito. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundo upang mamatay sa krus hindi lamang para iligtas tayo, kundi upang maging babaeng ikakasal kay Kristo. Namatay siya para sa mga kasalanan ng mga mapupunta sa impyerno at ginawa ang mga Kristiyanong babaeng ikakasal kay Kristo. Halimbawa po, may isang taong pumunta sa bahay ampunan at inampun ng isang mahirap na ulila. Pangit ito at maliit na batang babae na may sipon. At ginawa siya biglabi isang prinsesa. Pinaluguan siya, inayusan siya at tinuruan siya. Ganyan ang kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, nauunawaan niyo po ba ito o hindi? Higit pa dito noong iniligtas tayo. Hindi lamang niya iniligtas ang miserableng makasalanan na mapupunta sana sa impyerno, kundi ginawa rin niya tayong babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa church. Ang pagbibigay ng kanyang buhay ay hindi lamang para sa pagliligtas ng mga makasalanan,
kundi para sa mas higit na layunin. Para po ito, gawin silang babaeng ikakasal sa kanya. Bride ni Kristo. Sa mundong ito, ang napakagandang relasyon ay ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Kaya sa Efeso 5.31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Ang asawang lalaki ay si Kristo. At ang asawang babae ay ang church, ang iglesia, ang mga Kristiyano. Ito po yung hiwaga. Kaya ngayon, ang katotohanan na ang mga Kristiyano ay ang bride ni Kristo ay mukhang hindi pa makatotohanan. Ngunit iyan po ay salita ng Diyos. Hindi magtatagal susunduin ng Diyos ang babaeng ikakasal sa Kanya. Ibinigay niya ang kanyang buhay at iniligtas niya tayo. Ang dugo ng Panginoon ang luminis sa atin at ang salita ng banal na Espiritu ang magpapabanal sa atin araw-araw upang gawin tayong minamahal na asawang babae na papasok sa kaluwalhatian upang maging malinis na birhen. Kaya nililinis tayo. Nililinis tayo gamit ang dugo at patuloy na nililinis, pinapabanal araw-araw bilang minamahal na asawang babae na papasok sa kaluwalhatian upang maging malinis na birhen. Yan ang ginagawa sa atin ng Diyos. Tignan po natin sa Hosea chapter 2. Lumang tipan, Hosea chapter 2. Hoseas, pagkatapos po yan ng Daniel. Hoseas chapter 2, verse 16. Verse 16, Hoseas chapter 2, verse 16. Hoseas chapter 2, verse 16. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, tatawagin mo akong asawa ko at hindi mo na ako tatawaging Baal ko. Ang sambahayan ng Israel noon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sila'y naglingkod kay Baal. Kinagalit ang Diyos, ngunit mahal pa rin ng Diyos ang Israel at ibinigay ang biyaya sa sambahayan ng Israel. Kasi sabi niya, sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, tatawagin mo akong asawa ko at hindi mo na ako tatawaging Baal ko. Kailan ang araw na iyon? Pinapakita sa atin ang lumang tipan ng halimbawa ng mangyayari sa panahon ng bagong tipan. Kaya nga, nadumating sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong naunawaan ng biyaya ng Diyos at naligtas kayo. Ano ang nalaman nyo pagkatapos kayong maligtas na ang kaluluwa na patay dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan ay nabuhay? Minahal niya tayo, minahal niya kayo. Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Ano ang susunod? Maunawaan natin na tayo rin ay ginawang babaeng ikakasal kay Kristo. At si Kristo ang asawang lalaki. Tatawagin ng Israel na asawang lalaki ang Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Hoseas chapter 2. Sa verse 19 at 20 naman po, verse 19 to 20, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman, gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Sinabi ng Diyos, gagawin kitang asawa ko. Iniligtas tayo ng Diyos sa mga makasalanan at gagawing asawa niya. Sino si Jesus? Siya ang Diyos. Sa Gawa chapter 20, hindi sinabi na ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin, kundi binili tayo ng Diyos sa kanyang sariling dugo. Binili. Sapagkat si Jesus ang Diyos, sinabi niya na ang dugo ni Jesus ay ang dugo ng Diyos. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Anyway, sa mundong ito,
Ang dalawang tao ay nagpapakasal at nagsasama, ngunit nagsasama lamang sila sa loob ng ilang dekada. Tama po? Ngunit sinabi ng Diyos, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Saan? Mabubuhay tayong magkasama sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit, sa katwiran at sa katarungan. Tayong mga makasalanan ay ginawa niyang matuwid. At may dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang katarungan na iniligtas niya tayo. At ang kasunod ay ang tapat na pag-ibig. Ang tapat na pag-ibig ay ang biyaya na nagkaroon ng awa sa atin. Kaya sabi po, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa malaking pag-ibig sa atin, Efeso 2:4. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit, iyan ang tinatawag na agape love. Kasi Efeso chapter 2 mula verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Sabi, gagawin kitang asawa ko sa katapatan. Ito ang tapat na biyaya ng Diyos at pag-ibig sa atin. Kaya siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig, sabi sa Sefanias 3:17. Madalas po akong gumagawa o nag-o-officiate sa mga wedding ceremony. Kung minsan po, sa mga kasalan, yung groom ay napakasaya na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Binubuka niya ang kanyang bibig. Ganon din ang bride. Natural lamang ito. Kahit patahimik lamang siyang nakatayo, makikita na masaya siya sa loob niya. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Siya'y talagang magagalak sa iyo na may kagalakan. Napakasaya niya na iniligtas niya tayo at ginawa tayong babaeng ikakasal sa kanya. Brothers and sisters, marami pong ganyang salita sa Biblia. Sa awit ng mga awit, chapter 8 verse 7, sabi, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsiaing lubusan. At sa Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Brothers and sisters, alam niyo po ba kung gaano kalaki ang pag-ibig na ito? Gagawin kitang asawa ko sa katapatan, sabi po, at makikilala mo ang Panginoon. Tingnan din natin sa Hoseas chapter 3. Chapter 3 verse 1 hanggang 2. At sinabing muli ng Panginoon sa akin, humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang asawa. Bagamat isang mangangalo niya kung paanong iniibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong gusto ang mga tinapay na may pasas. Verse 2, sa gayo'y binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak. Ibig sabihin, ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong gusto ang mga tinapay na may pasas, naglingkod sila sa ibang Diyos na parang nagagala. Dapat ay nilipol na niya ang mga taong ito, ngunit minahal pa rin sila ng Diyos. Mga kapatid ko, noong minahal tayo ng Diyos at ibinigay ang kanyang bugtong na anak, maging hanggang sa kamatayan, ano ba ang ginawa natin na pwedeng mahalin ng Diyos? Tayo noon ay mga miserableng mga makasalanan lamang. Mga makasalanan. At pinagtakselan natin ng Diyos. Ngunit alam niyo po, minahal pa rin tayo ng Diyos. Dito, naglingkod sila sa ibang mga Diyos at kumain ng tinapay na may pasas. Ganyan ang ginawa ng Israel, naglingkod sa ibang Diyos, kumain ng mga tinapay na may pasas. Kaya gaano kaya ito kasarap?
Subalit minahal ng Diyos ang masamang mga Israelita na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na mga nagalak pa sa mga iyon. Kasi sinabi ng Diyos kay Propeta Hoseas, paano mo ipapakita sa iyong mga gawa kung paano ko kamahal ang sambahayan ng Israel? Kaya nga, humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang asawa, bagaman isang mga ngalunya. Sa Hoseas, si Hoseas ay nagkaroon ng asawang babae na nagngangalan pong Gomer. Ngunit ang babaeng ito ay mapagnasang babae. Umibig siya sa ibang lalaki, kaya iniwan niya ang kanyang asawang lalaki at umalis. At ang Gomer na ito ay naging bayarang babae. Sinabi niya, ibigin mo ang isang babae na isang mga ngalunya. Pag-isipan niyo po ito, pinagtaksilan niya siya at umibig sa ibang lalaki, kaya siya ay ibinenta. Sinabi niya na ibigin siya muli. Ito ngayon ay upang ipakita kay Propeta Hoseas bilang aral na minamahal ng Diyos ang Israel. Kahit pa tinalukuran ng Israel at ginawan ng masama ang Diyos. Kaya ano ang sinabi ni Hoseas? Sinabi niya, hindi. Ginawa niya kung ano ang sinabi sa kanya. Anong ginawa niya? Sa gayon binili ko siya? Sabi, sa gayon binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada. 15 siklong pilak, isang omer na sibada, nagkakahalaga ito ng 15 piraso ng pilak. Kapag ang isang tao ay binibenta, noon po sa, sabi dito, 15 siklong pilak, isang omer na sibada, na nagkakahalaga ng 15 piraso ng pilak. Kung babalikan noon, kapag ang isang tao ay binibenta sa aklat ng Deuteronomy, kapag may bumili sa kanya, sa halagang iyon, bibilin siya uli sa halagang 10 pirasong pilak. Ang babaeng ito ay mukhang naipagbili para sa isang kasalanan. Kaya nagbayad siya ng isang halaga upang makuha ang makasalanang babaeng ito mula sa pagkaalipin. Binili ko siya. Kung iisipin, para po itong kalokohan. Subalit, ang ibig sabihin po nito, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Sa Isaiah 43:25, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Na parang bagaman kalukuhan itong sinasabi, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Ito ang tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ipinagkanulo noon ni Judas si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. Si Jesus ay ipinagbili sa halagang 30 pirasong pilak. Namatay siya sa krus, ibinigay ang kanyang buhay, nagdanak ng dugo upang tubusin ang mga makasalanan na mapupunta sa impyerno. Ipinagbili ba si Jesus? Si Jesus ay ipinagbili dahil sa kasalanan. At si Jesus ay namatay sa krus at binayaran ng halaga upang tubusin tayo. Ngayon, ano po sa tingin ninyo? Sinabi ng nagligtas sa atin, sabi niya, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Iniligtas ng Diyos sa mga makasalanan na nararapat sanang mapunta sa impyerno? Iniligtas sila para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi sa gayon, binili ko siya at sinabi ko sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw, huwag kang maging bayarang babae, upipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. Hoseas chapter 3 verse 2-3. Pagkatapos siyang bilhin siya, sinabi niya, sabi dito, sa loob ng maraming araw. Ilang araw daw? Magpakailanman. Dapat kang manatiling sa akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang magiging bayarang babae, upipisan sa ibang lalaki, at magiging gayon din ako sa iyo.
Hindi po natin ito lubos, mawari o maisip. Ngunit binili niya ang isang masamang bayarang babae bilang kanyang asawa at sinabi sa kanya, "Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magpatuloy kang kasama ako. At pagkatapos ay iibigin kita at gayon ka din sa akin." Ano po ba ang naaalala niyo tungkol dito? Sa katunayan, ito po ang salita ng Diyos tungkol sa pagliligtas sa mga miserableng makakasalanan na kagaya po natin. At ito po ang sinasabi sa atin ng Diyos, manatili ka sa akin. Huwag kang maging bayarang babae, upipisan sa ibang lalaki, at magpapatuloy kang kasama ako. Ganito po ang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang mga miserableng makasalanan. At ito rin po ang sinasabi sa atin ng Diyos. Sa John 8:7, isang babae ang nahuli noon sa pangangalo niya. Kaya pagbabatuhin siya ng mga tao, ngunit nakita siya ni Jesus at sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya," sa John 8:7. "Sapagkat walang sinuman na walang kasalanan, kaya binitiwan nila ang mga bato sa kanilang kamay at umalis." At sinabi ni Jesus sa kanya, John 8:10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humahatol sa iyo?" Inakala ng babae na siya'y pagbabatuhin nila. Ngunit naging tahimik ang paligid at walang sinumang nakapalibot sa kanya nung idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa John 8:11 at sinabi niya, "Walang sinumang Panginoon." Sinabi po ba ni Jesus na, "Narito ako, ako yung walang kasalanan, kaya ipikit mo ng iyong mata." Si Jesus ay may karapatang bumato sa kanya sapagkat siya, si Jesus ay walang anumang kasalanan. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan." Hindi kita hatulan. Bakit po? Kung gayon ba ay nilabag ba ni Jesus ang kautusan dahil sinasabi ng kautusan na kailangan siya'y pagbabatuhin at patayin? Ibig sabihin po na si Jesus ang mapaparusahan sa halip ng babaeng ito. Naunawaan niyo po ba? Kung si Jesus ay hindi namatay para sa atin, paano tayo maliligtas? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi sabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkakasala." Ano po ba ang layunin ng kaligtasan? Huwag mo na ulit gagawin. Huwag ka na muling mangangalunya. Huwag ka nang sumunod sa ibang lalaki. Ano po ba? Ano pa ba ang layunin ng pagliligtas sa atin? Upang tayo po ay maging kanyang minamahal na asawang babae at mamuhay na may kalinisan. Ngayon po ang mga born again Christian ay ipinagkasundo na sa Panginoon. Sa katunayan, tayo ay naging mga asawang babae ni Kristo, kaya kailangan nating ibigin ng Panginoon na gumawa upang tayo maging kanyang asawa. Hindi nakakapagtaka na kailangan nating ibigin ng Panginoon na sa atin ay umibig at nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. At kailangan nating ibigay ang ating sarili kay Kristo bilang malinis na berhen. Sa Matthew 19:5, "Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman." Si Jesus ay dumating sa mundong ito. Siya'y namatay para sa atin at iniligtas po niya tayo. Iniwan niya po ang Diyos Ama upang tayo po ay maging kanyang asawang babae. Kaya nga, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Iniwan ni Jesus ang Diyos Ama at dumating sa makasalanang ng mundong ito, sanlibutang ito, na may katawan na kagaya ng sa atin. Bakit po? Upang tayo ay iligtas at gawin tayong kanyang bride, asawang babae. Dumating siya upang makita ang masasamang makasalanan na tumalikod sa Diyos. Natagpuan din po ni Hoseas ang kanyang asawa na tumalikod sa kanya. Sa katunayan ay ginawa niya po ito. Ano po ang naiisip niyo tungkol dito? Ito po ang nakamamanghang salita ng Diyos. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Sa 1 Corinthians 6:17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Kung kayo po ay gagawa ng kasalanan o pangangalo niya, kayo po ay nagiging isang katawan sa bayarang babae. Kasi sa 1 Corinthians 6:16, ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya. Sinaway noon ni Pablo ang mga gumagawa ng kasalanan gamit ang kanilang katawan.
Kaninong katawan po ito? Ang mga ligtas ay naging isang espiritu sa Panginoon. Ang aking espiritu at espiritu ng Panginoon ay naging isa. Tayo na mga ligtas na Kristiyano ay marapat lamang na ibigin ng may dalisay na puso ang Panginoon na sa atin ay bumili upang maging kanyang asawang babae sa isang napakamahal na halaga at sumunod sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba? At paulit-ulit po itong binabanggit ng Biblia. Ito ay isang hiwaga na hindi madaling matagpuan ng mga tao. Ang katotohanan na iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil nahabag lamang siya sa atin, dahil mapupunta tayo sa impyerno, hindi lamang dahil sa nais siya tayong makapasok sa langit, kundi higit pa po sa mga ito, hindi po ito maihihalin tulad sa isang lalaki na dinala ang isang nagugutom na batang babaeng ulila sa kanyang bahay mula sa isang ampunan. Ginawa niya po tayo na kanyang asawang babae, bride ni Kristo. Kahit hindi po natin ito lubos sa maunawaan, ngunit ito po ang salita ng Diyos. Na tayo ay ginawang kanyang asawang babae. Ito po ay salita ng Diyos, bagaman parang hindi lubos maunawaan. Sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians 11:2, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Binigyan din niya po dito na tayo ay dapat na maging malinis. Tingnan po natin sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 26 at 27. Upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Binigyan din dito sa Efeso chapter 5, na ang mga ligtas na mga Kristiyano ay asawa ni Kristo at kung gayon si Kristo ay naging ating asawang lalaki. Lalo na sa talatang ito, upang kanyang pakbanalin siya, sabi, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Binayaran niya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at binili tayo. Tayo ay naligtas na gayunpaman ng ating mga puso ay hindi pa rin malinis. Kaya nga po sinasabi sa atin ng Biblia na paghuhugas ng tubig sa salita. At sa ibang salin, linisin siya sa salita ng Diyos gaya ng paglilinis sa kanya sa pamamagitan ng tubig. Sa 1:17, versikulo 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Tayo ay pinabanal ng salita ng katotohanan at nililinis tayo araw-araw. Tayo ay pinapabanal ng Espiritu Santo at nililinis tayo araw-araw kapag tayo ay nagbabasa, nagme-memorize at patuloy na nakikinig sa salita, sa Biblia. Ang mga uod, halimbawa, sa isang batis, ang mga uod ay nagpapalit ng kanilang balat ng isa, minsan dalawang beses, tatlong beses, hanggang sa ikaapat na beses, hanggang sa maging tutubi at lilipad, papalayo. Gayun din po, sabi sa Colossians 3 verse 9, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. At gayun din sa Efeso 4:22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao. Kailangan po natin itong patuloy na hubarin. Mayroon pa rin pong dating pagkatao sa atin. Subalit kailangan po na patuloy natin itong hubarin isa-isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan ay unti-unti nating tularan ng Panginoon. Tayo ang mga taong papasok sa kaluwalhatian bilang babaeng ikakasal kay Kristo. Kapag naitakda ng araw ng kasal, habang papalapit ang araw ng kasal, maigi nililinis ng bride ang kanyang katawan at pag-iisip.
Ang lalaking ikakasal naman ay malinis at mukhang napakabanal. Ngunit sa araw mismo ng kasal ay biglang sinabi ng moderator, pumuesto na ang bride. Ngunit, ang bride ay hindi man lang naligo sa loob ng 3 buwan at lumalapit siya na suot ang marumi, mabaho at maalikabok niyang damit. Kung ganun ano ang gagawin ng groom, sisigaw po siya at tatakbo, sasabihin niya, baliw ang babaeng ito. Alam niyo po, bago tayo maligtas, tayo ay mga miserableng mga makasalanan. Ngunit kailangang maging malinis at banal tayo araw-araw sa pamamagitan ng salita at ng banal na espiritu. At kapag tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon, tayo ay magiging napakaganda sa paningin niya. Kaya sabi, upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ibig sabihin nito ay pagiging iba. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang bagayong bagay. Kundi siya ay maging banal at walang dungis. Nung ginawa ng Diyos si Eva, malalim na pinatulog ng Diyos si Adan, kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at ginawa itong babae. Dinala niya ang babae sa lalaki gaya sa kasal. Kapag pumapasok na ang groom at tumayo, sa kalalabas ang bride, habang hawak sa kamay ang kanyang ama, sabi, dan, dan, daran, dan, dan, daran. Alam niyo po, parang ganito, hinawakan sa kamay ng Diyos si Eva at dinala siya kay Adan. Ang sabi ng Diyos, tignan mo, ito ang asawa mo. Kaya naman napakasaya ni Adan na hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Sinabi ni Adan, sa wakas ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Ibig sabihin, ito ang buhay ko, ang sarili niyang buto at laman. Gaano ba kahalaga? Si Jesus na namatay sa krus upang mailigtas lamang tayo. Dahil binayaran niya ito sa halaga ng kanyang sariling buhay. Ngunit iniisip ko po, gaano kaya ganda itong si Eva? Pwede ba natin itong ma-imagine? Siguro mas maganda pa siya kay Miss Earth o Miss Universe. Wow! Marahil sobrang ganda niya. Maganda, kaakit-akit at malinis. Sino ba sa mundo ang kasing ganda ni Eva? Si Rebecca na asawa ni Isaac? Sinabi rin po na siya ay talagang napakaganda at dalisay. Iniligtas tayo ng Panginoon at ginawa tayong malinis at banal sa pamamagitan ng kanyang salita, gaya ng paglilinis sa atin ng tubig, na walang batik, ukulubot o anumang gayong bagay. Ito ay ang pagpapanumbalik sa mga tao. Upang maging gaya ng kalagayan nila noon bago pa man sila magkasala at dalhin sila sa Panginoon. Alam niyo po ba ito? Upang madala tayo tungo kay Kristo, kailangan na maging kagaya ng mga tao si Eva bago pa siya nagkasala, na walang dungis at walang batik. Kaya naman sinabi ni Pablo, sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Gusto ng Diyos na wala tayong batik, kulubot. Kaya nga, muli sabi ni Pablo, sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Pero sa verse 2 sabi niya, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sa verse 3, hindi maagaw ng Diablo ang kaligtasan ng mga ligtas na, kaya nga po sinabi kailanman na hindi sila mapahamak, hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya hindi maagaw ang kaligtasan ng kaluluwang iyon gayon paman, dinadaya at inililigaw ni Satanas sa mga Kristiyano upang hindi sila makapamuhay ng malinis na buhay Kristiyano pagkatapos maligtas. Sinabi niya na natatakot siya si Apostol Pablo na baka matulad sila sa kanila na sila ay mailigaw. Hinahadlagan kasi tayo ng Diablo sa daan natin. Alam mo ba kung gaano nagsiselos at nag-iingit ang Diablo kapag nagkakaroon tayo ng malinis at banal na pamumuhay bilang mga babaeng ikakasal kay Kristo? At nagagalak naman ng Panginoon kapag nagagawa natin ito. Kung paanong inakit ng Diablo si Eva sa anyo ng tusong ahas sa halamanan ng Eden at mapabagsak si Adan, gayon din naman po. Kaya po ito sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ngunit ako'y natatakot na ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ang mga naligtas ay dapat na maging malinis at dalisay po. Isipin po ninyo ito.
Tayo ang bride ni Kristo. Ang ating Panginoon ay banal kaya sabi sa 2 Corinthians 7 verse 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dapat tayong matakot na baka tayo ay mahulog. Mahulog sa kasalanan. Kung gayon, madudumihan tayo dahil sa kasalanan ng sanlibutan ito. Kaya naman, dapat makamit natin ang kalinisan at kabanalan. Kapag yung bride, tayo po, kapag pumunta na tayo sa harap ng Panginoon, ano kayang itsura at anyo? Kaya ang dapat na dapat meron tayo, dapat tayo ay malinis at banal na tumayo. Walang kapintasan. Makakapunta ba tayo doon bilang ganito? Hindi po kayo dapat malinis. Banal na tumayo at dapat wala tayong kapintasan pagharap natin sa Panginoon. Sabi po sa 1 Timoteo chapter 5 verse 11, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga matatandang balo sa iglesia na kung mayroon silang kapamilya na makakatulong sa kanila, ay dapat na huwag na silang maging pasanin sa iglesia at gawin ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Ngunit sinabi niya na huwag itala ang mga nakakabatang babaeng balo. Ngayon bakit? Sapagkat nang magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo, ay nais nilang mag-asawa. Ibig sabihin, ay muling pag-aasawa, ngunit ang muling pag-aasawa ay hindi naman kasalanan kung ito ay gagawin para kay Kristo. Dahil kapag nagkamali sila, mag-aasawa sila ng hindi mananampalataya. Yan po ang ibig sabihin nun. Sa mga nagtaksil kay Kristo at bumagsakdal sa hindi nila nagawang daigin ang pagnanasa ng kanilang laman, sabi niya na naghihiwalay sa kanila kay Kristo ay nais nilang mag-asawa kaya't sila'y nagkakaroon ng kahatulan. Sapagkat itinakwil nila ang kanilang unang panata. Noong sumampalataya tayo nung una, gaano ba natin iniibig ang Panginoon at gaano tayo kasaya? Gayunpaman, ang pagtaksila ng Panginoon dahil sa mga bagay sa sanlibutan, kaya sinabi, sasabihin, kaya't sila'y nagkaroon ng kahatulan, sapagkat itinakwil nila ang kanilang unang panata. Ay hindi nangangahulugang mapupunta sila sa impyerno kundi sila ay nagiging target ng paninirang puri at hindi dapat mangyari ito. Kaya sabi, sapagkat ang iba'y bumaling at sumunod kay Satanas. Sa mga bumaling at sumunod kay Satanas, kahit ang mga naligtas na ay maaaring gamitin po ni Satanas. Kung ganito, alam niyo po ba kung ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay labis na mapapahiya kapag dumating na ang Panginoon. Ngayon ang mga Kristiyano ay dapat na maging malinis at banal. Ito man ay sa relihiyon o sa moral, hindi nang may lumang pampaalsa o ang pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang papaalsa ng katapatan at katotohanan. Yan ang sabi sa 1 Corinthians 5:8. Ang Paskwa ay araw ng paglilinis at kaligtasan para sa mga kasalanan ng Israel noon sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang korderong pampaskwa ay namatay para sa atin at pinatawad ang lahat nating kasalanan. Anyway, alam niyo po ba na ang 7 araw pagkatapos ng araw ng Paskwa ay tinatawag na pista ng tinapay na walang pampaalsa. Sa panahong ito, sila ay kakain ng tinapay na walang pampaalsa. At noon po nagpunta ako sa Israel, nagkataon, pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kaya masarap ba ang tinapay na walang pampaalsa? Kumain po ako doon ng tinapay na walang pampaalsa. Walang lasa ang tinapay na yon. Kailangan naming iyong kunin sa loob ng 7 days, 7 araw po. Pero mabuti at medyo pinagbibigyan nila yung mga Hudyo, ang mga turista. Anyway, ibig sabihin nito sa mga Israelita, ang 7 araw ay tumutukoy sa buong buhay mula ng araw na ikaw ay maligtas hanggang sa umarap ka na sa Panginoon. Dapat po nilang sindihan ng ilawan at hanapin ang bawat pampaalsa sa mga sulok ng kanilang bahay at itapon ito sa labas. Hanggang sa walang anumang matagpong pampaalsa sa bahay. Makikita po natin ng mas detalyado ito kung titignan natin sa Exodus chapter 13. Kihinahanap nila ang pampaalsa, tinatapon ito. Ibig sabihin po ay inaalis ang lahat ng mga kasalanan. Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 5:8, ipagdiwang natin ang pista.
Anong pista ang dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? Ito ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na pagkatapos po ng kaligtasan hanggang sa tayo ay pumunta sa Panginoon, ibig sabihin po, hindi ng lumang pampaalsa, ay hindi po dapat gumawa ng moral at spiritual na mga kasalanan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Ibig sabihin, mamuhay po tayo sa kalinisan. Ang ating Panginoon ay isang banal, malinis, kamangha-mangha. Kahit tayo po ay mga miserableng mga makasalanan bago ng kaligtasan, sinabi po ng Biblia, tayo ay nilinis ng kanyang dugo at ang ating spirito ay nililinis araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya tayo po ay tinatayo ng Panginoon na malinis at walang anumang batik o kapintasan. Ito po ay upang makatayo tayo sa harapan ng Panginoon nang walang kahihiyan o dungis. Kaya dapat po tayong malinis o maging malinis at mabago sa ating mga sarili araw-araw. Tignan din natin sa Revelation chapter 19, verse 7 at 8. Apocalypse chapter 19, verse 7 hanggang verse 8. Tayo magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kalulatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Sabi po, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Ngayon, ang araw ng kasal ay dumating. Ang kasalan ay mag-uumpisa. Inihanda na ng kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili. Ang asawa ng kordero ay handa na. At sa kanya ay ipinagkaloob, sabi po, na magsuot ng pinong lino. Isinuot sa kanya ang pinong lino. Ano po ito? Tayo po ay miserableng mga makasalanan. Tama po? Hindi lamang po ang ating mga kasalanan. Sabi po sa Isaiah 64:4, ang ating mga katwiran na naging maruming kasuotan. Kung paanong pagkatapos na magkasala si Adan, siya ay nagsuot ng pantakip na dahon ng puno ng igos upang ipantakip sa kanyang kahubaran, gayon din ang ating mga katwiran ay parang mga dahon. Paano tayo makakatagal suot ang dahong ito? Gayunpaman po, pumatay ang Diyos ng isang hayop, dumanak ang dugo at gumawa ng panakip na kasuot ang balat para kay Adan at sa kanyang asawa. Kaya sa Isaiah 61 verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisa niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka na ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Kaya binigay po sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino. At sinabi po sa Revelation Apocalypse 7 verse 14, pakibookmark po dito muna at punta tayo sa Revelation Apocalypse chapter 7 verse 14. Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapigatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Sabi, naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Ang ibig sabihin po nitong kumikintab at pinaputing damit ay kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At hindi lamang pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi dinamitan pa tayo ng balabal ng katwiran. Ang ibig sabihin ng nanggaling sa malaking kapigatian ay ang kapigatian ay mag-uumpisa sa mundo pag ang Panginoon ay dumating sa papawirin. Ito po yung 7 years tribulation. Sa verse 13 po, ang mga ito na may suot na mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Silang nanggaling sa kapigatian at nilinis ng dugo ng kordero. Sila ang mga ligtas na banal.
Gayunpaman, ang makintab at malinis na linod dito ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Ibig sabihin po na hindi lamang po naligtas kundi nag-iingat makagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-iingat sa sarili. Tumutukoy po ito sa makatwirang pamumuhay ng isang Kristiyano na nag-iingat ng pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin po sa verse, ang matuwid na gawa ng mga banal. Gaya ng verse, ang ating buhay ay dapat na malinis. Gaya ng malinis at maningning na lino pag dumating ang Panginoon. Kasi sa Revelation 16:15, masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Kaya mapalad siyang nag-iingat sa kanyang damit na malinis. Binigyan tayo ng Panginoon ng malinis na damit, hindi po natin ito dapat dumihan. Sinong nagsusuot ng malinis at puting damit ba ay pupunta po sa factory ng uling o hindi? Hindi po sila pupunta kung saan-saan lang. Kung madumi, hindi yan uupo at agad po silang naglilinis. Gaya po nito, dapat pong maingatan natin ang ating sarili na madungisan ng sanlibutan upang makatayo sa harapan niya ng walang anumang dapat ikahiya. Alam niyo po, sa araw po ng pagdating ng Panginoon, ito po'y malapit na. Ang Panginoon ay darating habang tayo po ay nabubuhay. Kasi sabi, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang araw ng kasal ay malapit na. Kaya kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong malapit na, nasa mga pintuan na. Bilang mga asawa ni Kristo, dapat po nating ingatan ang ating sarili ng husto upang makatayo tayo sa harap ng Panginoon ng malinis. Ngayon manalangin na po tayong lahat. Mahabagin namin amang Diyos, iniwan namin ang Diyos at namuhay sa kasalanan. Kaya kami ay nararapat sa galit, paghuhukom ng Diyos at walang hanggang pagkawasa. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nahabag sa amin, siya ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo sa halip na kami. Kaya maraming salamat po sa dakilang biyaya na nag-alis ng aming mga kasalanan walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa kaming banal, naging asawa ni Kristo at babaeng ikakasal kay Kristo. Binigyan kami ng Diyos ng dakilang biyaya na hindi namin kailanman mababayaran. Kaya hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, umaasa po kami na gagawin kaming malinis at banal ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa salita ng Diyos upang sa aming pagharap sa Panginoon ay makatayo kami sa kanyang kalulatian nang walang anumang dapat ikahiya o karumihan. At nawa ay walang sino man sa amin ang mahulog sa biyaya ng Diyos at walang sino man sa amin ang mabigo na mamuhay para sa kalulatian ng Diyos sa banal na pagtitipong ito. Kami po ay taimtim na dumadalangin na bibigyan po ninyo kami ng pusong takot sa karumihan upang hindi kami malayo sa kalinisan at katapatan kay Kristo at kanyang babaguhin ang aming mga puso araw-araw. Pakiusap, gabayan po ninyo kaming lahat upang makatayo sa harapan ng kaluwalhatian ng muling magbabalik na Panginoon nang walang anumang dapat ikahiya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.